kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Paano raw ba malalaman kung sikat na ang isang artista? Kung pinupukol daw ng mga chismis at pinag-uusapan ng mga tao, maaaring tama, pero pwede ring hindi. Dahil pwede namang gumawa lang ng mga peking kwento para lang mapag-usapan. Pero kung ang isang artista ay ginagaya na ng ibang tao, ginagamit sa mga comic skit, iyon na ang patunay na may pangalan ka na nga talaga sa industriya at kilala ka na. Imitation is the highest form of flattery. Ika nga sa Ingles. Ito ang basihan ng kasikatan ni Jose Romeo Bustillos Diaz, o mas kilala ng marami sa tawag na Romy Diaz. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa trademark niyang tawa? Idagdag pa natin ang mga katagang, masyado ng marami ang nalalaman mo bata, at ang linyahang, hindi ko gusto ang tawas ng dila mo bata. Ilang impersonators na ba ang lumabas at sumikat dahil sa pagaya ng personalidad ni Romy Diaz? Pero hindi lahat ng artista ay nagmamarka sa industriya. Paano nga ba nakapasok sa show business si Romy Diaz? Hindi artista ang mga magulang ni Romy, pero nabiyayaan siya ng itsurang hindi tipikal na Pinoy. Mexican-American kasi ang ama nito. Magkapatid sila ng isa pang character actor na si Paquito Diaz, na ama ng dating Matinee idol na si Joko Diaz at ang magandang si Cheska Diaz. Bago sila naging artista, ay sumikat muna sila sa larangan ng basketball. Mga varsities ang dalawa sa Far Eastern University o FEU. Magagaling maglaro ang magkapatid na Diaz, partikular na si Romy, na talagang inaasahan ng FEU Tamaraw lalo na sa mga crunch games o mga dikit na laban. Isa siya sa mga players ng FEU na nagbigay ng kampyonato sa eskwelahan at nag-average ng lumalagpas sa 40 puntos kada laro. Hindi na nakapagtataka na kinuha siya ng PBA at naglaro sa Crispa Redmanizers at Ismael Steel Admirals noong dekada 60. Kung makikita mo ang mga laro niya noon, ay masasabi mo talaga na may abilidad ito. Pero naging tulay lang ang basketball para sa magiging karera niya sa buhay ng pangmatagalan. Ito ang pag-aartista. May naging kaibigan siya na nagbigay sa kanya ng pagkakataong umarte. Nagsimula siya noong 1971 sa pelikulang Buhay na Manika, na isang madramang palabas. Nasundan ito ng Fight Batman Fight na pinagbidahan ni Victor Wood. At siya ay naging kontrabida sa pelikula. Isang komedya ang palabas na ito, at naipakita niya ang kanyang pagiging isang versatile na aktor, kaya maraming producers ang nagka-interes sa kanya. Ang sumunod na pelikulang nasalihan niya ang naging umpisa ng mahabang pagkakaibigan nila ng hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Nag-umpisa siya sa Bato sa Buhangin bilang kontrabida ni FPJ. At simula noon, halos hindi ka na makakakita ng isang pelikula ni The King na wala si Romy bilang pangunahing kalaban niya sa istorya. Mas kinaiinisan ng mga manonood dahil pati boses at ekspresyon ng mukha niya ay talaga namang nangungusap. Hindi lumulutang ang ganda ng isang pelikula kung ang sentro ng pag-arte ay nasa bida lamang. Sa mga pelikulang ginawa ni The King, sinisiguro nito na ang mga kasamahan niya ay hindi lamang nakatayo para bugbugin niya, o hindi kaya ay magtatapon lamang ng suntok papunta sa kanya. Tumagal ang kanilang relasyon bilang magkasama sa trabaho, dahil mas umaangat ang kanyang pag-arte dahil nakakasabay ang kanyang mga kalaban. Maraming beses siyang na-nominate sa mga acting awards, kagaya ng FAMAS bilang Best Actor at Best Supporting Actor. Nakakalungkot lang na hindi siya nabigyan ng kahit isang tropeyo bilang katibayan ng kanyang angking husay sa pag-arte. Ang kaisa-isahang parangal na iginawad kay Romy ay ang Luis Salvador Sr. Memorial Award na binigay sa kanya noong taong 2000 bilang parangal sa kanyang katangi-tanging kontribusyon sa larangan ng showbiz. Hindi lang kontrabida ang ginampanang roles ni Romy, naging sidekick din siya.
ng bida na minsan ay hindi inaasahan ng mga manunood na sanay na kasi ang marami na siya ang magpapahirap sa buhay ng bida. Gumanap din siya ng mga roles na may komedya at drama. Noong papasok ang taong 2000, ay dumalang na ang kanyang mga pelikulang nilabasan. Marami ang nagtataka dahil aktibo pa rin noon ang kanyang kapatid na si Paquito Diaz. Hanggang sa nagulantang na lang ang lahat ng malaman na sumakabilang buhay na ito noong May 10, 2005 dahil sa sakit na tongue cancer. Ito ang rason kung bakit hindi na siya nakikita sa pelikula o sa telebisyon. Hindi nila pinaalam sa publiko ang kalagayan ni Romy, lalo pa't napakalaki ang nabawas sa kanyang timbang. Halos hindi na rin siya makilala dahil nag-iba talaga ang kanyang itsura. Hindi ka makakapaniwala na ang dating makulot, may napaka-arting bigote at mistisong-mistiso na si Romy Diaz ay halos butot balat na lang dahil sa nagawa ng sakit sa kanya. Pero hindi naman nawala sa kanyang tabi ang mga kaibigan niya sa industriya, lalong-lalo na ang dalawa niyang kumpare na sina Joseph Estrada at si Fernando Poe Jr. Ang nakakalungkot lamang ay nauna sa kanyang pumanaw si The King ng 5 buwan dahil sa stroke. Pumanaw ito sa St. Luke's Hospital noong December 14, 2004, 7 buwan matapos ang eleksyon kung saan tumakbo ito bilang presidente. Pero natalo. Marami ang nagsasabi na sama ng loob ang rason kung bakit napaaga ang pagpanaw ng hari ng pelikulang Pilipino. 5 buwan matapos mamaalam si The King ay sumunod naman ang dakila niyang kaibigan na si Romy Diaz. Hindi naman kaila sa marami na naninigarilyo talaga si Romy kahit noong kabataan pa niya. Pangkaraniwan na ito sa mga artista at iba pang individual na nasa showbiz dahil sa stress na dala ng trabaho. Malimit din ang inuman lalo na't magtitipon-tipon sila ng malalapit nitong mga kaibigan. Matagal-tagal din itong ininda ng character actor bago siya nalagutan ng hininga. Naiwan ni Romy ang nag-iisang anak na si Seg Diaz. Hindi nag-artista ito at kasalukuyang nasa ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. Teenager pa lamang si Seg nang maghiwalay ang mga magulang niya. Pero masasabi talaga na napakakulay ang naging buhay ni Romy Diaz. Malaking bahagi siya sa Philippine cinema. Ang mga baguhang kontrabida ay marami ang natutunan sa mga ipinakita nito sa Pinilakang Tabi. Ikaw, may karisma ka bang? Mala Romy Diaz. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.